Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Panginoon, pinupuri ka namin. Kami po'y nagpapasalamat na kami ay naninirahan sa bansang ito. Pagpalain mo po ang aming bansa dahil kami po ay nabubuhay sa aming pagpapala. Ipinapanalangin po namin ang mga leaders na gawin ang pinakamabuti na magpakita ng karunungan sa mga desisyon, kasaganaan ng ekonomiya at kaligtasan sa mga hangganan. Dalangin din po namin na patuloy silang tumulong para sa mga may hirap at nalulungkot. Magkaroon ng pasensya at gawin ang tama. Iligtas mo po ang aming bansa. Pagpalain po ninyo ang mga sundalo. Sana po makita pa namin ang wakas ng pakikipaglaban at ligtas na makauwi sa isang mundo na parehong nagpapasalamat at hindi na kailangang makipag-away. Patuloy pa rin kaming nananalangin para sa kasaganaan kahit sa mahihirap na panahon. Salamat sa lahat ng pagpapala, provision at protection. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Hello everyone! Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Yours truly, Nova Season pa rin. Makakasama niyo po ako ngayon sa loob ng isang oras dito sa programang Pag-usapan Natin Magandang Buhay. Dito lamang po sa Kakampi Online. At ang Kakampi Online ay kasapi po ng Philippine Online Broadcasters Association. Ayan mga kaibigan, kumusta na po kayo? Medyo ba? Na-miss ko kayo. Ewan ko lang po kung na-miss niyo po ako kasi medyo nawala po tayo sa programa dahil sobrang busy po tayo. At syempre, bago po tayo magpatuloy, narito po muna ang isang awiting ihahandog ko mula po kay Mr. Ricardo Sison. At ito ay pinamagatang In the Beginning. Shall be made of his own.
Song, Mr. Ricardo Sison. Thank you so much sa paggamit natin ng mga awitin mo, mga inaawit mo dito po sa programang pag-usapan natin Magandang Buhay. Actually, dito po sa Kakampi Online, gusto ka pong ma-interview kasi you're one dun sa mga successful person talaga na nandyan sa ibang bansa. So, Mr. Ricardo Sison from San Diego, California. Thank you so much. Okay, so binabati ko po yung mga nandyan, syempre sa San Jose del Monte, Bulacan. Galing pa po ako ng San Jose del Monte, Bulacan. Andyan sina Ros Valorio, Arlene, Edward, Irenia, Diane, si Weng, at lahat-lahat na lang kayo dyan. And also, hello, how are you? Miss Josephine Dumaran Gabitan, Miss Tess Valiedo, Miss Lynn Aguila dyan sa Japan. And of course, happy birthday! Birthday kahapon ng aking mahal na kapatid, si Lord Delito Sison. Happy birthday, kapatid! At malapit na rin ang birthday ni Miss Paraluman. Advance happy birthday! Ayan. I don't know kung April 25 yung kanyang birthday. Ayan. And sana't lahat ng mga kaibigan natin. So, thank you so much, RV, dyan sa inandong natin awitin para dun sa mga birthday celebrant. Okay, so, tulad ng sabi ko po kanina, na-miss ko po kayo, mga kaibigan, yung mga listeners natin, yung mga sumusuporta po dito po sa Kakampi Online. Sana po patuloy po kayong sumuporta dito sa Kakampi Online. Just sa click Kakampi Online, and then syempre paki-like and share. Pwede rin po kayong mag-message sa comments section. Actually, medyo sinisipon-sipon po tayo, at kayo din po kailangan mag-ingat po kayo dahil kapag kaganitong panahon, napakainit, marami po yung nahi-heat stroke o cardiac arrest, yung mga ganyan. At kapag mainit ang panahon po, andyan yung mga sakit-sakit din, yung mga skin rashes, at talagang mararamdaman mo yung itchiness ng mga skin rashes na yan. Lalong-lalo na kapag nagbibilad ka sa araw, nabibilad ka, and others talagang nagsiswimming, pumupunta sa beach, pero mahirap din makampante dahil syempre pag nagkaroon ka rin ng sunburn, nandyan din yung mga skin diseases. So, just drink more water, mga kaibigan. At least 8 to 10 glasses of water a day. So, ano po bang ginawa ninyo nung Semana Santa? Meaningful po ba yung inyong Semana Santa? Sabi nga po sa akin, ang tagal naman ng Holy Week mo. Sabi ko, we have constantly stay busy lang po. Kasi, maybe, and talaga naman naging busy ako talaga. And I think it is a good idea to keep ourselves busy. Hindi po ba? At like everyone, syempre, I too have a lot of problems. Sa dami po ng problema, siguro kahit ako talaga, sa dami po ng problema ko, buti na lang isa sa mga kaibigan ko din, advise me to keep myself busy. Pero syempre, the fact na
pinipilit nating maging busy ay feeling din natin na temporary lang po yun, di ba? So, iniisip natin na baka makakalimutan na po natin yung mga problema natin, pero hindi pala. So, ang ginawa ko po nung Semana Santa, to make it meaningful talaga, nag-solemn reflection po ako. Dahil syempre, may edad na po tayo, hindi na ako katulad po nung mga kabataan ko na lahat ng simbahan nililibot. Siguro si Arvy nililibot niya yung ano, yung mga simbahan. Pero ako, I just stay at home at full meditation, solemn reflection. Kasi, syempre, hindi naman tayo perpekto, nagkakamali po tayo, and a lot of problems na dapat masolusyonan. Diba? So, ganun po yung Holy Week ko. Holy Week na nag-focus ako kay Lord talaga. So, yun. Solemn reflection, meditation, because we could not run away from our problems. At syempre, pag may problema ka, doon sa taas talaga yung ano natin, di ba? At yung time na yon, lagi kong kinakausap ang Diyos, syempre. Kasi, sabi nga po nila, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Agree po ba kayo doon? Sinasabi nila, anak tayo ng Diyos. Pero actually, kapag hindi ka raw gumagawa ng mabuti at hindi mo kinakausap daw ang Diyos, hindi ka talaga anak ng Diyos. So, kailangan daw, everyday, kinakausap mo po siya. Agree po ba kayo doon? Kasi, sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Kanya, syempre, nabless ka. At syempre, yung blessing na yan na tinutukoy ko, yung about prayer, nagdadasal ka palagi sa Kanya, na hindi yung nagdadasal ka, agree ka ba dito sa sinasabi ko, Arvy? Yeah. Na hindi yung nagdadasal ka dahil lumilindol na, di ba? Saka ka lang magdadasal, Lord, kaawa mo naman ako dito kasi lumilindol na, ganun. Yung, you're always asking, di ba? Na sinasabi mo lang Lord, eto na, sakuna na, umuulan, patigilin mo naman yung ulan. Hindi yun. Kailangan everyday pagising pa lang po natin, tayo ay nagpapasalamat na sa Kanya at buhay po tayo. Tayo ay nagpapasalamat sa Kanya dahil kumakain tayo. Diba? Na kahit punong-puno tayo ng problema at hindi tayo yung tipong mayaman, although may mga mayayaman and bless sila, pero hindi tayo kasing blessed sa tingin natin sa kanila, ay nagpapasalamat pa rin tayo. Kasi tatlong beses po tayong kumakain pa rin sa araw-araw. And then, syempre, we have a lot of friends. Yung mga friends natin ay yung mga masasabi natin quality of friends. Although, syempre, may mga nagiging problema din na hindi tayo nabibiyayaan ng mga quality of friends. Pinagdarasal pa rin po natin yung mga kaibigan na medyo nalilihis ng landas, yung mga ganon, di ba? So, yun yung mga ginawa ko. Liban sa mga pang-araw-araw, syempre na andyan syempre yung family mo, andyan yung mga hinihinging favor, yung mga day-to-day, di ba, na gawain, kasama na rin po yun. Kaya yung iba, nagte-text po sa akin, sabi nila, ay, Miss Nova, wala ka na sa kakampi online. Ang tagal naman ng bakasyon mo, yung gano'n. So, sabi ko, medyo busy lang ako. But anyway, mga kaibigan, ito, what is this? On E-Love is watching. Okay, happy watching. May bagong sumusuporta sa atin dito sa kakampi online. And, hello, Mr. Dennis Lee. You're watching right now, okay? Happy watching. Thank you for watching, okay? So, yun mga kaibigan. At nagpapasalamat tayo dahil sinasabi ko na mayroon tayong mga blessings na minsan hindi na natin napapansin, hindi man lang natin maipagpasalamat.
Kung natatandaan niyo po yung last program namin ni RV before before Holibik, 'di ba tinatad tayo ni Cooper, RV, remember ng versus survival. Remember that, RV? So hindi ako well versed talaga, pero itong Holibik talaga ay nag-concentrate talaga ako sa mga verses. And ang nag-gain ko talaga is about wisdom, karunungan at kaalaman. At nakakabuti pala talaga, di ba? Masarap sa pakiramdam. And libas sa John 3 verse 16, ang gustong-gusto ko ay yung Proverbs. Alam mo ba yung Proverbs 12 verse 22? Ayun. So, sa Proverbs 12, verse 22 po, nakalagay po dito, the Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. So, in Tagalog, nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan, ngunit nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Hello, Brother Raytan, Mr. Reynaldo Raytan. Ayan, he's watching. Thank you for watching. Okay, for the first time, nag-watch dito sa Kakampi Online si Brother Raytan, Reynaldo Tan. Okay, so broadcaster din po siya sa CVSDWAD ng pagkatagal-tagal. Thank you for watching. Ayan. So, syempre, may mga distraction po tayo sometimes, di ba, sa buhay po natin. Lalong-lalo na sa mga taong mapanira, mga sinungaling, yung mga ganyan, mga kaibigan. Pero may natutunan ako. Dito lang sa Proverbs na to, may natutunan po ako talaga na pagka nakasama mo daw ang taong sinungaling, huwag po tayong makikipagtalo sa taong sinungaling. Kasi sayang daw ang oras po natin, sayang daw po yung strength natin o yung ating lakas. Kasi daw, may mga sinungaling din po na nature na po nila talaga yung magsinungaling. Parang sila po ay bumubuo ng kwento na sila'y pinapanood o nanunood, ganun po. So, alam naman po natin yung mga sinungaling, di po ba? Sanay na silang magsinungaling, magdugdugtong ng kwento, at magugulat ka rin po dahil yung iba ay totoo naman talaga. Totoo naman talaga po yung mga kwento. Kaya lang, minsan, may pinaghalo-halo. Di po ba? May dagdag o kulang. So, kapag ganun po pala, just pray. And again, huwag tayong makikipagtalo o makikipaglaban. Kasi malamang matatalo pa rin tayo kasi sanay na po sila. Kasi sanay po sila sa fake news. Unang-una sila po ay sanay pumalakpak pag medyo nadadown ka. Di po ba? And sanay silang gumawa ng scenes. I mean, nag-e-enjoy sila pag ganon. So, parang kapag pinatulan mo sila, feeling mo talo ka. Pero ang nagiging reward nun, kapag hindi ka nagsalita o mimic, you have that face of mind, mga kaibigan. Para yan po yung gasolina na tinatawag. Sometimes, kapag pinatulan mo, yung mga twisted tongue, yung mga gawa-gawang mga salita, ay parang lalong nagkakaproblema ka, di ba? At yung mga sinasabi nilang yon ay alam mo nang mali, tapos sasakyan mo pa, papatulan mo pa, which is mali. Kasi marami dyan na nagkakalat ng gawa-gawa lang nila. Pag kinausap mo sila, lalong parang ginaganahan pa rin na gawin nila yon. So, ulitin ko, kapag may problema, kailangan maayos, and then
huwag makipagtalo and alam nyo, pag umiwas naman kayo sa isang bagay kasi, hindi po yun yung weakness. Hindi po yun ang weaknesses po natin. Kundi yung gumawa po tayo ng tama. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kaibigan dito po sa programang pag-usapan natin, Magandang Buhay. At narito pa rin po ang isang awitin na pwede nating ihandog dito po sa Kakampi Online bago po tayo magpatuloy. At syempre, awitin po ito ni Mr. Johan Castro, RV, yung awiting bigay. Okay, hello to Miss Boots Orisa Clarin. She is watching. Ang tagal mong hindi nagpakita, ha? At nakikita ko po doon sa post nyo. You're blessed dahil nasa Boracay ka. Panay ang post ni, ano, ni Miss Boots Orisa Clarin. Okay? So, tuloy-tuloy pa rin po tayo, mga kaibigan. At sana may napupulot po tayong aral dito po sa programang pag-usapan natin, Magandang Buhay. Okay, hello friends, shout out here in Boracay. Miss your program. Okay, so thank you so much, Miss Boots Clarin. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kaibigan. Narito na po ang isang awitin mula po kay Mr. Johan Castro. Ang awiting bigay. Sa aking buhay, dinining ng Diyos mga dalangin ko. Sa piling ko ngayon ay narito. Dati ay nag-iisa at walang makasama. Ngayon ika'y kapiling. Kita makakapiling at di ko ma-
palagi. Mr. Johan Castro at kay ganda-ganda talaga ng kanyang inawit, and it's about love, bigay. Pag pinag-uusapan po natin talaga ang love, pagmamahal, lalo-lalo na siguro talaga yung pangkalahatan, ay hindi siguro talagang ano, yung salitang pag-ibig, di ba? So, how I wish na lahat tayo ay nagmamahalan talaga. We have different kinds of love naman, pero mas maganda kasi mararamdaman mo talaga yung inner peace at masaya sa pakiramdam. Yung wala po tayong kaaway, wala tayong nakakaaway talaga. Pero kapag may kaaway po kayo, mga kaibigan, siguro dapat lang talaga na sundin yung kautusan talaga ng Diyos na love your enemies, whether ikaw ay sinisiraan, di ba? So, mahirap din na lagi tayong nagkakamali, and then lalo tayong nagagalit, ganon. Kailangan i-embrace natin kasi yung mga problema, and yung salitang siraan, in short, paninirang puri, ay hindi rin maganda yung mga kaibigan. Actually, sa batas naman ng tao, siyempre may batas ng Diyos, may batas ng tao, ang kaso doon ay libel, slander, or oral defamation. And hindi ka dapat talaga naninira. Sa batas ng tao, bawal talaga yung paninirang puri, ganon. And kailangan may batayan ka pag nagsalita ka. At iingatan po natin yung mga salitang lumalabas po sa ating bibig. Dahil once na nanira ka ng tao, pananagutan mo po yun. And how do you know if something is true or not, mga kaibigan? Of course, number one, you have to consider the source kung saan ba nanggaling yung salitang yon. And then, number two, you have to look for evidence. Siyempre, kailangan may ebidensya ka. And then, number three, kailangan gamitin mo po yung critical thinking mo. Katulad halimbawa, tanungin mo po yung sarili mo, totoo ba ito? Diba? And alam naman po natin, the truth is our belief. Falsity is a fault. So, believing what is not true means you're spoiling people's plan. Yung mga taong nagplaplano ng mali, di ba? So, tulad ng sabi ko kanina, actually, we don't need a lot of friends. We only need quality of friends. Isa, dalawa, tatlo, okay na, basta may quality. And we need absolute truth with them, mga kaibigan. So, yun ang mahalaga po sa atin. Kasi, may mga tao po na I'm sorry, pero may mga tao po na natutuwa kapag nasasaktan po yung kapwa nila. Pero actually, lalong-lalo na po yung mga edad natin, kumbaga, hindi naman natin sasabihin na bata na po tayo, papunta na rin po tayo sa takip silim. At syempre, mas maganda yung nakakapag-iwan ka ng legacy, right, mga kaibigan? And masakit na may mga taong natutuwa kapag nasasaktan ka. Diba? So, number one, bakit marami-marami yan kung paano nasasaktan ang tao? Kasi
hindi natin iniingatan yung pananalita natin o di kaya yung pagkilos po natin. Kailangan po aware po tayo kasi doon sa pananalita natin, yung sa kilos po natin, ganun. Kasi may mga salitang nakakasakit din. And consider niyo po yung mga palamura, may mga palamura, mga kaibigan, di ba? Liban doon sa mga salitang nakakasakit. At ano yung mga salitang nakakasakit? Yung katulad ng bahala ka diyan, di ba? May mga ganoon. Paki ko sa iyo, yung mga ganoon. Bahala ka sa buhay mo, yung mga ganoon. So ang dami-dami, like hindi ka aware doon sa feelings ng tao, ng ibang tao. Aware ka lang doon sa nararamdaman mo, pero wala kang pakialam sa ibang tao. Halimbawa, sabi mo, bahala ka sa buhay mo. Ganun. Wala kang kwenta. Tanje-e ka. Diba? Yan yung mga words na nakakasakit sa kapwa natin, na pinagmumulan o pinag-uugatan po ng problema, gulo o away. Yung mga salitang, napakadami yan mga kaibigan. So, just try to avoid it. Yung mga wala kang kwenta, ayoko na sa'yo, yung mga ganon. Pwede mo namang yung ayusin yung pananalita mo in diplomatic way. Kaya iiwasan po natin yung mga salitang ganyan, katulad po ng ayoko na sa'yo, yung mga ganyan. Di ba masakit din yon? Kahit sa tingin mo, mild lang. At yung iba sasabihin po nila, pilosopo pa sila, sasabihin po nila, hindi mo naman makikita yan sa dictionary eh. Kahit murahin kita ng murahin, wala yan sa dictionary. So may mga pilosopong ganyan. Yung mga wala kang silbi. How if yung nakasama mo ay yung depressed? Di ba? Wala kang silbi, sasabihin mo ganon. Siyempre magdaramdam yun. Baka mamaya magpakamatay pa, di ba? So maraming salita na pwedeng pagmulan ng problema. Halimbawa, andyan pa yung salitang, nakaka-boring ka. Mamatay ka na sana. Ah, di ba? Mamatay man, peks ma, mamatay man ako. Yung mga ganon, di ba? Parang feeling ko, parang it's a curse, di po ba? Ganon. So, yung mga salita niya, mga kaibigan, iingatan po natin. Ingatan po natin ang ating mga salita at kilos kasi hindi po tayo makakasakit ng damdamin kapag iningatan po natin. Kasi syempre, may damdamin din yung isang tao. Kung tayo ay nag-iingat, hindi po tayo makakasakit ng damdamin, ng may damdamin. Hindi na po problema yung, siya yung nauna, ako yung nauna. Diba? Pero kung ikaw ay nakakaintindi, hindi mo siya lalabanan, hindi ka rin makikipagtalo, di ba? Kasi ginawa mo lang po yung tama. So, ingatan po natin, ganun din, liban sa salita, yung pagkilos at gawa. Dahil pwede tayong mapahamak kung palagi na lang na hindi tayo maingat sa pagsasalita, bara-bara po tayong kumilos. Kaya lahat po yan ay yan yung mga salita na nakakasakit ng damdamin na may damdamin. Okay, so meron pa rin pong okay, galing po kay Miss Boots Clarin. Love your friends. Only judgmental person are capable of doing such a thing. God sees everything. Karma is working when you do bad things. Yes. Sa mga naniniwala ng karma, karma is real nga daw po. Pero kapag may Diyos po tayo sa puso po natin, hindi po tayo makakagawang manakit sa kapwa po natin. Okay, so another song, Mr. RV, yung inawit ni Mr. Ricardo Season. Ano yun? Okay. So, handog po namin. Galing daw po kay Miss Mika Lori. Mm-hmm.
Okay, iyan po si Ms. Mika Lori. Okay, at yan po ay yung kanyang original song. Okay, thank you, Ms. Mika Lori. May bukas pa kaya, tama ba, RV? Okay, yan po yung pamagat ng kanyang awitin. Okay, so, only judgment. Okay. Yes, pag minura ka or hitting you behind your back, let them do it. Perhaps, maybe, they're being pushed the devil. And no one can stop them from doing drastic things. Only God can do the... what is that? Only God can do the impossible possible. Tawanan mo na lang. Wala ka pang kasalanan kay Lord. Iwasan mag-say ng bad words to others and leave it all to the Lord. Okay, well said. Nice song, Mika. Sabi ni Miss Boots Clarin. Yes, sabi nga po nila, yung mga sumusunod at hindi sumusuway sa Diyos, syempre, hindi mapapahamak at lalo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Actually, yun yung ano talaga, yun yung nasa verse na just John 3 verse 16 talaga na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya ibinigay niya yung kanyang anak upang ang mga mananampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, memorize ni RV. O, di ba, ang sarap kasi nagkakaroon tayo ng wisdom. Sinabi sa'yo? Okay. Ang sarap na pakiramdam kasi kapag alam mo yung words of God, may karunungan ka na at kaalaman. Di ba? So, nice feeling. Alam mo dati, RV, nung nasa lumang pamumuhay, kasi ang tao kasi nagbabago yan eh, nag-change. As you grow older, may mga pagbabago. Ewan ko lang yung iba. Pero talaga, na-feel ko yung pagbabago, mga kaibigan. So, lalong-lalo na kapag kayong, nakatuong ka na lang talaga kay Lord. Kasi baka mamaya kung kailan ka lang madisgrasya, pamatay, saka Lord, maawa ka. Parang huli na rin, di ba? Although lahat naman talaga pinapatawad ni Lord, di ba? Lahat nagkakasala. Pero when you reach, alam ko, yung kamatayan naman talaga is walang bata, walang matanda. Pero kapag nagkakaedad ka, siguro duhuin mo na talaga, naligtas ka, di ba, RV? Lalong-lalo na sa yung pananampalataya. And, ang ano naman ang religion, you cannot be saved by religion, but you can be saved by faith, di ba? So, yun lang, yung doon lang, kasi siya naman talaga yung number one na dapat lagi nasa tabi mo, di ba, RV? Di ba mga kaibigan, which is true naman, kapag alam nyo sa totoo lang, patutuo to, there are times na walang-wala ako, kasi liban sa single mom ko, pag yung ano, may mga problema ko, wala akong dinadaingan, kundi siya lang talaga. And akala nila si Miss Nova ganun lang, pero deep inside, hindi nila alam, siya lang talaga yung number one na nadadaingan ko. Okay, hello to Mr. Efren Chavez. Sabi niya, hi Ma'am Nova, nanonood po ako sa inyo. Dito po ako sa Santa Rosa City, Laguna. Okay, so hindi ka na nakapag, mga nakaraan, Mr. Efren Chavez, kasi nga po, medyo mahaba-haba yung vacation ko and medyo busy ako. Actually, galing po ako ng DFA ngayon. Buti na lang, kaloob din ng Diyos na nakahabol po ako sa aking programa. Kasi syempre, na-miss ko rin dito sa Kakampi Online at syempre yung programa ko. And may mga nagtatanong din po kasi sa akin na bakit dito daw hindi ako nag-program, ganyan. And may mga inaasikaso po ako. At yan, nanonood po ako sa Santa Rosa City, Laguna, sabi ni Ka Efren. Okay, thank you for watching. And again, sabi ni Miss Boots, sorry sa Clarin, hello kay Mampe. Bakit di mo pa ba nakakausap si Mampe? Gusto ko makausap ni Mampe.
Pero si Miss Boots yata laging nag-out of town talaga kasi laging nagpo-post ng ano niya eh. Oh, di ba? Mga sexy, hindi naman nudes, pero sexy. Sexy pictures, ayan. Okay. So, sino pa ba yung mga kaibigan natin dyan? Binabati ko na lang din po kayong lahat, mga kaibigan. And sana nasa mabuti kayong kalagayan. And sana hindi po kayo nagkakasakit, ha? Ayan. At natatawa naman ako kay RV. Ayan. And sana okay kayo lahat talaga. And katulad yung sinabi ko po kanina na drink a lot of water kasi nakakatulong din po yung pag-inom ng tubig sa araw-araw. Kung walang tubig kasi hindi naman tayo din mabubuhay. Yung 8 to 10 glasses of water, okay na. Kasi hindi naman isang drum yung kukonsume po natin. Pero kapag wala naman kayong problema sa health, kasi minsan pag medyo hindi rin kayo makahinga, may problema kayo sa baga, bawal din daw yung sobrang dami ng tubig. Eh, how if ngayon, tag-init po talaga, di ba? So, kung wala naman po kayong gagawin na importante, eh, mag-stay na lang po kayo sa loob ng bahay ninyo. Yan. So, maybe sa Friday po, dahil medyo busy po ako and nasa embassy po ako talaga, siguro po mag-a-advance na lang po tayo ng araw. It's either Thursday, pwede ba tayo? May bakante ba doon? Pero hopefully, tingnan ko po. Pero pag wala, siguro. Meron? Okay. Might be Thursday, mga kaibigan, ako mag-program. Ayan. And sana nandiyan pa rin po kayo na sumusuporta po sa programa dito po sa Kakampi Online. And I believe, marami na pong followers. Tama ba? 30,000 na? Okay. So, napakalaki na po ng followers. And pag ano, antabayanan nyo po lahat ng programa, especially the programs of Miss Fenica Demos, na siya yung online station here. Okay? And ayan, si Ma'am Fe, she's watching right now. Ayan. So, i-bless pa sana si Ma'am Fe, para maging maunlad. Hindi lang ako magdarasal para sa blessing ko, pero syempre lahat tayo. And yung mga medyo naliligaw din na landas, i-bless po sana ni Lord. Na ipag-pray din natin sila na sana magkaroon sila ng peace of mind. Kasi number one po talaga yung peace of mind. Kasi madalas po tayo, eto na naman tayo, madalas po tayo pag may problema tayo, sobrang nababalisa po tayo, na-stress tayo, di po ba? And nauuwi yung iba sa depression kapag yung kulang yung kulang yung self-esteem nila. So pagka ganun, much better po, makakatulong po yung pagbabasa ng mga words of God talaga, kasi parang yun na rin po yung gabay ninyo. Subukan nyo po, kasi masarap yung pakiramdam. Nung araw kasi, dahil syempre may mga na take up din ako ng mga subject like theology sa private school, di ba? Akala ko noon, ang pagbabasa lang po ng libro, kaya hindi po ako well-versed talaga. Pag binuklat mo at nabasa mo yung isang verse doon sa Bible, ito ay para sa akin. Parang horoscope style. Iwasan ko na to, yung ganon, something ganon. Which is, nakakatulong naman. Kaya lang, para mabuo daw yung pagkatao mo talaga, ay kailangan basahin mo ng buong buo. Basahin mo yung salita ng Diyos para mapabuti ka. Kasi walang nakasaad doon na masama. Right, RV? Okay? So, may time pa ba tayo? Okay, so we have 10 minutes to go, mga kaibigan. At sana may natututunan po kayo dito sa programang ito. And hello to Paraluman and Kufer. Congratulations dahil maayos at maganda naman yung kanilang programa yesterday, which is syempre nakakasama natin si Miss Paraluman sa Love Notes and Memories. Ayan. And hindi ako nakasama dahil syempre nandyan din si Mr. Cooper and I'm busy. So, eto mga kaibigan, lahat ng programa po dito sa Kakampi Online, just click Kakampi Online, paki-supportahan na lang po ang Kakampi Online.
Ang oras po natin ganap na pong alas 4:15 ng hapon. At syempre, dito pa rin po tayo sa Kakampi Online. At uulitin ko, ang Kakampi Online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. Yan. Mm-hmm. So, ayan, paki-like and share lamang po ang ating programa, mga kaibigan. At ganun din po, pwede pa rin po kayong mag-comment dito sa ating comment section. And hello sa lahat ng OFW na talaga nakikipagsapalaran sa ibang bansa, sa amang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Of course, andyan din yung mga kapatid ko sa States. Hello to Jean, hello to Katrina, and to my brother Randy in Malaysia. And ganun din yung aking mga anak dyan to sa UAE, Gerald Molina, and kay Rhea, and sa Japan, si Rachel, ayan, na asawa ng aking anak. Okay, hello sa lahat. And Miss Lynn Aguila again, hello sa iyo, sa Japan, Japan din, and see you on my birthday, June. Oo, kasi month of June ka na uuwi, di ba, Miss Lynn? Okay, so, yan mga kaibigan, okay? Basta mga kaibigan, nag-spend kayo ng Holy Week for a week, at sana po ay may ipamuhay po natin yung mga activities na ginawa po natin para kay Lord, na talaga nagpakasakit sa atin, na namatay man, nabuhay po muli para sa atin, para sa ating kaligtasan. So, yan. So, siguro mga kaibigan, 10 minutes pa, no? Ayan, kung may mga gusto kayong batiin, mga kaibigan, pwede nyo pong i-text po or i-chat dito po sa message section po natin. And, ayan, okay, tignan natin kung mayroon pang mga message. Okay, wala na. And, hello to Ella. Yes, ano, Ella? Sorry kung hindi kita nadaanan kanina. Talagang may kinuha ko sa GFA. Okay. And, to Angie, hello sa'yo. Mm-hmm. Just see you on Monday, G. And, hello to Click Family. And, hello to Soul Family. Ayan. Kina Brother Ding, kina Sister Lee, hello po sa inyo. Ayan. And, all the sisters and brothers. Okay, sa salt yan. Sa salt naman yan. Okay? Okay, so, oras na po natin ganap na pong alas 4:15 ng hapon. So, siguro 5 minutes na lang ang naiiwan, mga kaibigan. Basta hangad ko po sa inyo na maging, mapabuti yung pang-araw-araw natin at saka yung araw-araw nating pamumuhay, at sana ay mabless pa po kayo ng magandang kalusugan, and syempre maayos na kaisipan, mga kaibigan, para syempre, mga kaibigan, di ba, pag mayroon kang maayos na kaisipan ay mauunawaan mo ang lahat ng bagay-bagay. Okay, so siguro we have that closing prayer. Medyo lumabas si Arby. Okay, so yun, at mayroon pa ba tayong hindi na may mention dito? Mm-hmm. So, medyo ano ako, kulang sa water. But anyway, okay. Ayan, pagka ganito kasing mainit ang panahon, kailangan, ano, na may maintain din natin yung pag-inom talaga ng tubig para makaiwas sa mga sakit-sakit, mga kaibigan. Okay, so, we have this closing prayer, so siguro better na mag-close na lang,
mag-closing prayer na po tayo, mga kaibigan. Okay, so let's bow our head. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God, we worship you. Pinupuri ka namin dahil sa inyong kadakilaan. Basbasan niyo po kami upang mapabuti po lalo. At ako ay nagpapasalamat, Father God, dahil binigay mo po yung araw na ito. At basbasan niyo rin po kami, bigyan niyo po kami ng maayos na kaisipan para maunawaan po namin ang araw-araw po namin pamumuhay. Ilagay niyo po kami sa tamang tao at tamang landas. Patuloy niyo po kaming ilayo sa mga maling tao. Protektahan niyo po kami sa anumang kasamaan o mga maling balak ng kasamaan. Protektahan niyo po kami laban sa masasama. Turuan niyo po kaming palagpasin ang mga ito. Gabayan niyo po ang aming pamilya, kaibigan, at turuan niyo po kaming mahalin ang mga kaaway. Ganon din, nagpapasalamat po kami sa biyaya araw-araw na binibigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng uri ng biyaya na binibigay niyo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Okay, and hello to Brother Arnel Cantoria. He's watching right now. Ayan, happy watching, Sir Arnel. Okay, so hanggang dito na lamang mga kaibigan. And see you next week. Dito po sa programang pag-usapan natin, Magandang Buhay, dito lamang po sa Kakampi Online. Again, I'm Nova Season. Thank you so much. Have a wonderful weekend.